para tiyakin ang kaligtasan ng mga pasahero, ilang driver ng bus at mga konduktor ang sinuri para malaman kung sila ay nakainom o kaya ay gumamit ng droga. Isa sa mga konduktor ay nabistong nakainom. Nakatutok si Steve Dalisan. Unang nasampulan ng breathalyzer sa bus terminal sa Pasay City ang konduktor na ito. Ang mga mata raw kasi namumula at tila nakainom ang itsura. Pagkasuri sa kanya, lumabas na 0.054 ang blood alcohol content. Dapat daw negative ang alcohol content. Inamin naman ang konduktor na nakainom siya kaninang madaling araw matapos ang maghapong biyahe. Dalawang buti na naman kasi papayangan po kami dahil minsan mayroon patulog sa bus. Mamaya, babiyahe kami mamayang gabi pa, 8 p.m. po. Para makatulog. Oh. Pero hindi naman, pag nasa biyahe kami, hindi po kami mainom dahil binabawal po sa amin dyan eh. Nihang over pa yun. Pero pagkaganan, Chairman, ang magagawa natin, recommendation? Eh, pahinga muna. Hindi dapat mag-drive. Ang ginagawa sa mga driver at konduktor dito, papahipan muna sila dito sa tinatawag na breathalyzer gamit itong passive cup. So, pag hinipan yan ni Sir, sige nga po. Ayan. Lalabas kung positive o negative. So, ibig sabihin negative. Pero pag positive ang lumabas dyan, gagamitan siya nitong tinatawag na mouthpiece. Papahipan niya ulit dito sa driver, no? Tama po. Pagkatapos, pag lalabas dito sa mismong breathalyzer, yung alcohol o yung blood alcohol content, at dito malalaman kung siya'y pababiyahin o hindi. Ang mga nagnegatibo sa breath analyzer sa random drug test naman dumediretso. Katuwang ng MMDA, ang mga chemist ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, sa pagkuha ng urine sample ng mga driver at konduktor. Sa Araneta Center Bus Terminal, pila-pila rin ang mga driver at konduktor na voluntaryong nagpapasuri. Dapat naman no, para ano, safety yung mga pasaheros. Paano kayo nananatiling gising kahit pagkatapos? Matulog ng maaga lang, sir. Magpahinga lang ng maayos. Sa loob lang ng 5 minuto, makukuha na ang resulta ng drug test. Sa mga sinuri, wala namang nagpositibo pero gusto lang daw makasiguro ng MMDA. Lalo't sa kasagsagan ng biyahe, may ilan driver umanong gumagamit ng salot na droga pang alis antok. Pag positive, din natin pasasakayin. Sasampahan na lang ng kaso yun. Isa pa sa mga problema sa trapiko ang pagbabara ng mga taxi sa terminal tuwing nagbababa ng pasahero. Kaya umasiste na rin ang mahigit 100 tauhan ng MMDA sa mga nakatatanda at mga may kapansanan para magbuhat ng bagahe. Nakabantay rin ang mobile command center na may built-in CCTV camera sa mga lugar tulad ng Cubao, Pasay at Domestic Road malapit sa airport, lalo't inaasahang magtatagal pa hanggang bukas ang bugso ng mga uuwi sa probinsya. Steve Dalisa, Nakatutok 24 oras.